Welcome to my YouTube channel! Welcome to my viewers! Ngayon na nanonood sa aking video. Good morning, good afternoon, good evening. Kung anong oras man kayo nanonood ngayon. This video guys, meron tayong pag-uusapan kasi napansin ko nung isang araw may nag-comment about sa pagkukulay ko ng buhok. So this video, pag-usapan natin kung ano yung naging reaksyon ng aking mga amo sa pagkukulay ko ng buhok. At saka isali na rin natin yung pagkakabit ko ng brace kasi nagpa-brace din ako guys. Ayan, may brace ako. So bago ko simulan yung sharing ko sa inyo, sa mga viewers ko po na hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel at gusto nyo pang malaman yung buhay ko bilang isang DH dito sa Hong Kong, please click the button subscribe para ma-update ko sa mga susunod kong videos. Lahat po ng sinishare ko dito sa aking YouTube channel ay based on my experience at gusto ko rin i-share sa inyo kung ano yung mga na-i-experience ko sa dito sa Hong Kong para at least yung mga kababayan natin na papunta dito sa Hong Kong or gustong mag-abroad magkaroon ng kunting idea about sa nangyayari talaga sa life ng isang DH dito sa Hong Kong. So, ayan, ikwento ko sa inyo para at least yung mga viewers natin ngayon, mga baguhan, lalo na yung mga first-timer na mag-abroad dyan, magkaroon kayo ng kunting idea, di ba? Bago kayo magpakulay ng buhok, bago kayo magpakabit ng brace para, ayun, para at least bago nyo gawin yan, pag-isipan, mapag-isipan nyo ng mabuti. So, ayan, unahin muna natin yung pagpapakulay ko ng buhok. Sa mga viewers ko po ngayon, nagpakulay ako ng buhok nung malaki na yung aking alaga. Pero nung baby pa yung alaga ko, hindi talaga ako nagpakulay ng buhok. Kasi nga, alam naman natin na kapag magpapakulay tayo ng buhok, mga ilang araw pa tayong, mga ilang araw na hindi tayo maliligo. Tapos ang lakas ng amoy, di ba, ng pag magpakulay ka ng buhok. Kaya nung baby pa yung aking alaga, hindi ako nagpakulay ng buhok. Mostly lang, parang nung baby pa yung aking alaga, ang papagupit lang ako. Kaya naglalagay lang ako ng bangs before. Kaya dati may bangs ako. So, nagpakulay lang ako ng buhok nung malaki na yung aking alaga ako. Kasi mas iniisip ko yung, syempre, bago kasi gawin yung isang bagay, talaga iniisip ko muna kung okay sa alaga ko. Kasi syempre, lagi ko siyang kasama. So baka mamaya, kapag magpakulay ako ng buhok, syempre, lagi kong kasama yung alaga ko. Malalanghap niya yung gamot na naamoy natin, di ba, pag tayo ay nagpapakulay. Kaya hindi ako nagpakulay. Tsaka lang ako nagpakulay nung malaki na yung aking alaga. Tapos, nagpakulay rin ako, nag-decide ako na magpakulay ng buhok kasi feel ko naman na mabait naman yung aking mga amo. Wala silang mabawal na sinabi sa akin nung dumating ako dito. Kasi yung ibang amo, pagdating, di ba, pag may mga bago silang heart helper, pagdating ng mga helper nila, pinagsasabihan na nila na bawal yung ganito, bawal yung ganyan, ang daming mga bawal na sinasabi. Pero ako walang sinabing ganun yung aking amo. Kaya pinakiramdaman ko muna, tapos yung amo ko din, nakikita kong nagkukulay siya ng buhok. Kaya nung nagkaroon ako ng pera, yung nagpakulay ako ng buhok. Hindi nagpakulay ako ng buhok. Pag ka-uwi ko, nung napansin ng mga amo ko yung kulay ko, ngumiti lang siya lang nila. Oh, nagpakulay ka ng buhok, sabi niya ganun sa akin. Tapos, oo, tinry ko lang, sabi ko. Ganun, no? Parang napakatingkad yung kulay, sabi ko. Tapos sabi naman nila sa akin, okay lang naman yung kulay, sabi ganun ng mga amo. Kaya nung sinabi nilang ganun, so it means okay lang sa kanila yung pagkukulay ko okay lang sa kanila yung pagkukulay ko ng buhok. Pero maging aware din kayo sa mga viewers ko ngayon na kasi may mga amo kasi na minsan kapag ako nagpapakulay ng buhok, meron akong mga narinig na kwento na yung iba nagpapakulay ng buhok tapos pag-uwi doon sa bahay ng amo hindi nagustuhan ng kanilang amo. Kaya nangyari, sinabihan sila ng amo nila na magpakulay ulit sila ng buhok, ipakulay nila ng black yung buhok nila. Kaya sayang yung bayad tapos masisira pa yung buhok nyo kasi may mga ganong amo talaga kapag ayaw talagang yun nga, ipapakulay ulit ng black yung. Kaya bago kayo magpakulay guys ng buhok, pakiramdaman nyo muna yung mga amo ninyo kung okay lang ba sa kanila o hindi. Kung okay mong ipakulay yung buhok mo, lalo na yung mga kababayan natin na may maalaga na baby ayan. Dapat wag muna kayong magpakulay ng buhok pag may ganyan kasi malakas yung amoy, di ba? Yung pag magpakulay ka ng buhok and then pag malalaki naman na yung mga alaga nyo, pwede na kayong magpakulay. Pero dapat kapag magpakulay kayo, yun nga, mas yung iba, kung sa tingin ninyo, kailangan nyong ipaalam dun sa mga amo ninyo, ay ipaalam nyo kung pwede kayong magpakulay. Di kung sabi nilang pwede, di magpakulay kayo. Pero saan kasi, lang pinakiramdaman ko lang yung aking mga amo, tapos mabait naman sila, wala naman din nga silang sinabing bawal saan. Kaya nagpakulay talaga ako ng buhok, tapos nagpapakulay ako ng buhok kapag Chinese New Year. Hindi ako pa iba-iba ng kulay. Sa isang taon, isang beses lang talaga ako nagpapakulay ng buhok. Kaya okay lang siguro sa mga amo kasi hindi naman ako lagi nagpapakulay ng buhok. So, ayan yung naging reaction ng aking mga amo, yung pagpapakulay ko ng buhok. So, okay lang naman sa kanila yung pagpapakulay ko ng buhok. And then, pangalawa, yung pagpapakabit ko ng brace. Ayan. So, actually, yung pagpapakabit ko ng brace, wala talaga akong balak magpakabit ng brace. Pero, na-influensyahan ako ng isang kaibigan ko. Magkasama kami ng friend ko, na-influensyahan ako sa kanya kasi sinamahan ko siyang magpa-adjust ng brace. Ngayon, nung pupunta kami doon, itong kaibigan ko na to, talagang sinabihan niya ako na magpa-brace na ako, ganyan, magpa-brace ka na rin, ganyan. Tapos, at that time kasi, saktong meron akong dalang pera. Noon may pera ako, kaya yung parang natukso ako magpakabit ng brace. Kaya, ayun. Kaya yung nagpa-brace ako, up and down na dapat sa baba lang yung ipapa-brace ko. Pero, kasi ito lang naman sa baba yung may sungki ko. Pero sabi nila, pati na rin daw doon sa taas para maayos din yung iba kong ngipin sa taas. Kaya up and down yung tawag nito, pinakabit ko ng brace. E di, ayun na, nakabitan na yung brace. Tapos, nung umuwi na ako dito sa amo ko, nung
kausap nila ako, napansin nila yung brace ko, sabi nila sa akin, eh, nagpalagay, sabi ng ama ko, eh, nagpalagay, cheche, you put already a brace in your teeth, sabi nilang ganun, sabi ko nga, oh, nagpalagay na ako, kanina lang, sabi ko nga, kasi saktong linggo kasi yon. Pero before ako nagpakabit ng brace, before that, mga ilang araw ang yung nakalipas, bago ako magpakabit, sabi na ako nun sa ama ko na, parang gusto ko nga ano magpa balak kong magpalagay ng brace, sabi ko ganun. Tapos sabi ng amo ko, di ba mahal yon, sabi niya ganun sa akin. Sabi ko, hindi, okay lang naman, hindi naman masyadong mahal, kasi nga akala nila yung ano bang tawag doon, yung colorless na ano na brace, ay napakamahal talaga yon kapag magpakabit ka. Kaya sabi ko, hindi, yung ano lang, yung metal na brace yung ipapakabit ko, sabi ko ganun. Tsaka ano naman, hindi mga kapwang Pinoy Pinay din yung magkakabit, kaya hindi ganun kamahal yung babayaran, sabi ko ganun sa amo ko. Sinasabi ko lang sa kanila na balak ko, pero hindi pa talaga sure na magpapakabit ako, kasi nga syempre yung budget din. Yun lang yung sinabi. Tapos wala naman silang sinabi na bawal ganyan, huwag kong palagyan. Wala naman silang sinabi, wala silang ibang comment. Kaya nung time na sinamahan ko yung friend ko na magpa-adjust, doon na talaga ako natukso na magpakabit ng brace. Basta yung biglaan na lang na, sige na nga, nag-uuna ako. Tapos yun, di kabit. Pagka-uwi ko nga, yun, nabak tayo sa ano, pinag-usap. Pagka-uwi ko, napansin ng amo ko yung brace ko. Tapos yun, di, pagka-uwi ko, sinabi ko na sa amo ko na, yun nga, bawal akong kumain. Hindi muna ako makikisabay sa kanilang kumain, kasi syempre bagong kabit yung brace ko. Sabi nila kapag bagong kabit yung brace, hindi mo nakakain ng solid food. Yung mga parang yung malalambot na pagkain, like yung oatmeal, mga ganun yung kakainin. So bumili talaga ako ng oatmeal tsaka yung mga fresh milk na yun nga. Tapos sinabi ko sa amo ko na nahiya pa akong sabihin. Doon ko lang na-realize na napakahirap pala pag magpa-brace ka, kasi nakakahiyang magsabi na. Nahiya pa akong magsabi sa kanila, hindi ako kakain ng mga ano, ng rice tsaka yung mga solid food. Pero kinapalan ko na lang yung mukha ko. Kung noon sabi ko sa amo ko, hindi muna ako makikisabay sa kanila ng pagkain. Mayroon, bumili ako ng sariling pagkain kasi nga bagong kabit yung brace ko. So hindi muna ako pwedeng kumain ng matitigas. Tapos tinanong nila kung mga ilang araw yung ganun. Sabi ko mga ilang araw lang naman. Sabi ko nga. Tapos ito pa ang nakakahiya, guys, nung sinabi kong ganun sa amo ko, alam niyo yung ginawa ng aking lalaki. Bigla siyang bumaba. Hindi ko alam kung bakit bigla siyang bumaba. Yun pala, guys, bumili pala siya ng mga fresh milk, ng oatmeal, ng mga noodles. Nagulat niya ako yung ginawa ng amo kong lalaki. Just pagkadating niya yun, tinawag ako. Tapos yun, sinabi nila sa akin, oh, ito binili ko, ito yung kakainin. Ay naku, talagang nahiya talaga ako nung nakita ko yung mga binili ng amo ko. Tapos sabi ng amo ko, kainin mo pag nagugutom ka, sabi nilang ganun sa akin. Sabi ko naman sa kanila, I no need to buy because I buy already my food. Sabi ko, ganun ito ba, I will buy my food. Sabi ko, ganun, kasi nakakaya talaga, as in. Tapos, hindi yun, sabi naman nila, is okay lang, no problem. Sabi ganun, pero syempre ako yung nahiya kasi ako yung nagpa-brace. So, ako talaga yung nahiya doon sa ginawa kong pagpapa-brace. So, ganyan yung unang ano, yan yung naging reaction ng amo ko. Wala naman na silang ibang sinabi na ano, hindi nila gusto yung pagpa-brace ko. Yun nga lang nakakahiya, kasi yun nga, binilan pa talaga ako ng mga noodles tsaka oatmeal. So, nakakahiya. Kaya, ano yun, kaya yung mga viewers ko ngayon nanonood, bago kayo magpa-brace, pag-isipan nyo talaga ng mabuti, kasi ang hirap pala pag magpa-brace, kasi isipin mo din syempre yung pagkain, ganon, yung iba ding mga kababayan natin ng mga nagpa-brace, yung iba pag umuwi sila, hindi rin nagugustuhan ng amo nila, kaya pinagsasabihan sila ng amo nila, pinapatanggal nila yung brace. Kaya ang nangyari, yung iba nating kababayan, nung nagpa-brace sila, pinatanggal din nila after 1 week, kasi nga ayaw ng amo. Talag, so ayan, so kailangan din yung pag-isipan ng mabuti at pakiramdaman ninyo yung mga amo ninyo kapag gusto nila o ayaw nila. At least sa akin, alam ko talaga na mabait yung amo ko, kaya ayun, wala hindi sila nagalit sa akin, hindi ako pinagsabihan. So ayun, so ako nga lang talaga nakakahiya din, kasi kahit mabait sila, hindi sila nagalit, pero nakakahiya rin kasi parang naging ano, parang naging pabigat ba ako nun sa kanila, guys. Kaya ang nangyari noon, kapag nagluluto ako ng dinner namin, nagluluto lang ako ng pagkain nilang mag-asawa tsaka pagkain ng alaga ko. Tapos ako, pagkatapos ko maluto yung pagkain nila, ako naman yung magluluto ng pagkain ko, separate, like yung cereal. So madali lang naman yung lutuin. Kaya pinakahuli kong niluluto yung pagkain ko. Habang sila kumakain, magluluto naman ako ng pagkain ko. Tapos diretso kain na rin. So ganyan yung nangyari. So ayan yung naging reaction ng amo ko. So maging careful lang kayo, lalo yung pagpapakabit ng brace, kasi hindi talaga ganoon kadali pag nagpakabit ka ng brace. May mga iba kasi na pag nagpakabit ng brace, di ba? Parang sa unang araw, mga ilang araw yung ano, pagpapakabit ay talagang sobrang sakit daw ng ngipin nila. At saka yung sa akin naman, mas okay pa sa akin, kasi sa awa ng Diyos, hindi ko naman nararamdaman yung ganun na kasakit na kapag kumakain daw, talagang sobrang sakit sa akin, hindi ko inaranasan. Parang ilang days lang ako nag-serial, tapos nung Sabado na, nung 6 days, dahil doon niya kami kinalula kumakain ng Sabado. Kaya yon, alam nga naman na magluto ko ng serial doon, kaya sabi ko, pwede naman ako kumain pero kunti lang. Sabi ko, ganun, rice, kunting rice, tapos yung malalambot na ulam yung binigay sa akin, pero okay naman. Tapos nung sinubukan ko kumain ng rice, nung doon ko na tinry, subukan na kumain ng rice, okay naman pala, guys, hindi pala masakit. So nakakanguyan naman ako dito sa gilid, pero pag syempre natatakot pa rin ako kasi baka matanggal. Pero nung nasubukan ko na, okay naman pala, hindi masakit. Kaya nag-rice na rin ako, tsaka nag-ulam ako ng mga malalambot na ulam. So yun lang yung kinakain ko that time. So ayan yung nag-experience ko.
sa pagpapakabit ng brace. Additional din guys, kapag kayo magpapakabit ng brace, talagang dapat talagang financially stable kayo kasi bukod pa sa binayad mo dun sa pagpapakabit ng brace, every month kailangan mo magpa-adjust ng brace mo. So every month ang binabayaran ko dito sa brace ko ay $200. So mahal din, kaya ang nangyari noon, ginip up po yung pagre-rent ko ng boarding house kasi ang rent, ang bayad ko sa boarding house din before 200, tapos nagpa-brace ba ako do, may expense naman akong 200. So nadagdagan yung expenses ko, so bali 400 yung every month. Kaya ayun, ginip up ko na yung boarding house ko kasi ito yung brace ko yung binabayaran ko every month. Kaya dapat talaga financially ready kayo once na magpa-brace kayo kasi magastos din. Kahit sabihin yung mura yung pagpapakabit, mapapagastos kayo every month sa pag-a-adjust ng inyong brace. Tapos minsan kapag nag-chain na yung anyong rubber, parang 2 weeks, every 2 weeks pa adjust ulit, every 2 weeks adjust ulit, kaya magagastos talaga. Kaya sobrang gastos kapag once na nagpa-brace kayo. Kaya dapat pag-isipan nyo ng mabuti kasi ako talagang nakabit na, kaya yung tinitiis ko na lang guys. So dapat kaya nyong panindigan yung pagbabayad ninyo ng adjustment ninyo kapag once na magpakabit kayo ng brace, kasi hindi basta-basta yung bayad kapag kayo ay nagpa-brace. So ayan po yung share ko sa video na ito. Ayan mo, sana nakakuha kayo ng kunting idea, nakakuha kayo ng kunting leksyon din about sa naging experience ko sa pagpapakulay, pagpapakabit ng brace. So ayan po, and hope na meron kayong natutunan na naman sa video ko na ito. Sa mga viewers ko po na alam niyo yun, na sa palagay niyo ay makakatulong din po ito sa iba nating mga kababayan, please share po itong mga video ko na ito para mapanood din ng iba at maging aware din sila, syempre. Lalo yung mga kababayan natin na baguhan. Sa mga viewers ko po nga na first timer, baguhan, bago pa lang kayo dito sa Hong Kong, huwag nyo munang gawin na magpakulay ng buhok, huwag muna kayo magpa-brace. Pag matagal-tagal na kayo, tsaka nyo na lang gawin yung mga ganito kasi may mga pagkakataon na kapag once na nagpakulay kayo, nagpa-brace kayo, minsan yung mga amo, di ba, ang init ng ulo, tapos bigla kayong, yan pa yung maging reason na ma-terminate kayo. Kaya dapat, ang gawin natin, bago baguhan man tayo o matagal na tayo sa amo, dapat tayo ay mag-isip-isip ng isa, dalawa, tatlo, or more than 3 times, or pakiramdaman ninyo yung mga amo ninyo kung okay lang sa kanila o hindi, or mas mainam na itanong nyo muna sa amo ninyo, hingi kayo ng bas-bas kung okay lang sa kanila o hindi, di ba? Kung may gusto kayong gawin sa mukha ninyo. Okay, so ayan po muna yung share ko. So ayan yung share ko sa video na ito. Hope na nagustuhan ninyo, and please like, subscribe, and share rin itong video ko para sa iba nating viewers na maging aware din yung mga iba nating kababayan. Thank you guys for watching. See you in my next vlog.